O, oh, diba? Ang ganda niya, oh. Yung mga crack niya na ganyan, siya yung nagpapaganda sa crinkle. Wow! Hi guys! Welcome back to our channel! Eto na, as promised, isi-share ko na sa inyo ang recipe ko ng crinkle. Medyo natagal lang siya kasi tinry ko muna siya. And actually, nung nagawa ko siya for the first time, sinunod-sunod ko yung paggawa sa kanya, yung pagbibake sa kanya. And nagustuhan naman naming lahat dito. Lagi akong meron dito sa side na to na snacks. Dito nakalagay. After ng work or after ng school, kumukuha lang kami or pwedeng pang dessert. Minsan binabao nila siya and Shay, binibigay sa mga friends nila, ganun. So, nagustuhan namin siya kaya ready na akong i-share ang recipe ng crinkle. Nandito lahat ng ingredients sa harapan ko. Inayos ko na siya. So, imimix na lang natin siya. Umpisahan na natin! Let's start by mixing 1/2 cup cocoa powder. Lagay lang natin siya dito. Sobrang dali lang niyang gawin. Tapos, isunod natin ang 1 cup sugar. Nakita nyo, even tong dito sa top ko, yan. Ganyan yung pagsusukat. Huwag yung nakabulking ganon. Yan, 1 cup. Tapos, imix ko lang to. Next, 1/4 cup vegetable oil. Yan. Tapos, 2 eggs. Teaspoon of vanilla extract. Mix lang natin siya. Dito ko na nilagay sa lagayan na to kasi tatakpan lang yan tapos ilalagay na siya sa rack mamaya para hindi na tayo marami pang hugasan later. Diba nasabi ko na sa inyo kaya ayoko yung food vlog, kasi ang daming hugasin, inaayos-ayos pa siya. So, yun. Ayoko ng gano'n. Nakakatamad maghugas. Grabe, yung preparation din, sobrang tagal. So, ito, kung paano ako mag-bake as normal. As normal, yung everyday baking or dito sa bahay, kung paano ako mag-bake dito sa bahay, yun lang yung pinapakita ko sa inyo ngayon. Wala na yung mga ayos-ayos pa, iayos yung ingredients, ganon. Diba? Para wala tayong masyadong maraming hugasin. Ayan. Hinalo-halo ko lang siya. Spatula yung gamit natin. Tapos kapag okay na siya, pwede na natin ilagay 1 cup flour. Ayan. Tapos 1 teaspoon baking powder. 1/4 teaspoon salt. Ayan. Tapos, mix lang ulit natin siya. Ganun lang kasimple. Diba? Mix-mix lang siya. Sobrang bilis lang nitong gawin. Matagal lang yung paghihintay. Kasi, after natin itong mamix lahat, ilalagay natin to sa ref, sa refrigerator, ng minimum 3 hours. Or, kapag tinamad kayo, kung pwede nyong ilagay ng overnight sa ref. Balikan nyo na lang siya kinabukasan kung marami kayong gagawin or kung late nyo naisipan na, oh, gusto kong gumawa ng crinkles, ganyan. Tapos maghihintay pa kayo ng 3 hours, gagabihin na kayo. Kinabukasan nyo na lang siya gawin. Okay lang yon. Sobrang ano, patok na patok tong crinkle na to dito sa bahay. Talaga naman. Kapag naisipan kong gumawa, Diyos ko Lord, ilang araw lang ubos na din siya. Sarap nito eh. Diyos ko, yung calories. Pero, okay na din. At least, masaya yung chan, diba? Ayan. May nangungulit sa akin, kaya ginawa ko na rin. May nagme-message sa akin na, kailan mo ba gagawin yung crinkle recipe? Gusto ko na. Gusto na daw nilang itry yung recipe. Ayun. At tinatamad silang humanap ng ibang recipe, kaya gusto nila, yon yung recipe ko.
Diba? Kinukulit ako. Ayan, nahalo ko na siyang mabuti. Okay na to. Pwede na natin siyang ilagay sa ref, sa fridge. Oh, ayan siya, oh. Diba? Or, kung napadami naman yung gawa nyo, kung naisipan nyo na, okay, sige, idodouble ko na lang yung recipe, kung pwede nyong ilagay sa freezer, diba? Pagka ganyan na yung texture niya, hindi na dumidikit sa spatula. So, yeah, pwede na siya. I-cover na natin, tapos ilagay na natin sa fridge ng minimum 3 hours, okay? So, hindi ko alam kung sisipagin ako mamaya na gawin to. Kung hindi man, iwanan ko to overnight. Bukas ko na lang siya babalikan at gagawin. Habang hinihintay natin yung crinkles, nag-bake ako kanina ng apple cake. Sobrang bango nito. Grabe, habang nagluluto ako ng kaldereta kanina, naisipan ko na mag-bake ng apple cake. So, tikman na natin. And yung kaldereta ko kanina, success siya. Hindi siya naglasang minudo. Kasi dati nung gumagawa ko lasang minudo ngayon, sobrang sarap niya. Or hindi naman sobrang sarap, hindi ko pa rin matatalo yung mga... Ano bang tawag doon? Ayoko sabihin matatanda sila eh. May mga experience na gumagawa ng kaldereta. Sila pa rin yung the best for me. Ito siya! Oh my God! Tapos, meron ako dito vanilla ice cream. Turnong-turno sila. Pero ang laki naman ng pang scoop nga na to. Parang hindi ko kaya bumag-scoop. Parang ano. So, ayan siya, oh. Vanilla ice cream and... Wow! Buo. Sibu kanina niya pa. Pagkalabas pa lang ng oven ng apple cake, gusto niya na agad hiwain at kumain ng dessert. Ayan siya! Grabe, tikman na natin. First bite! Bagay na bagay silang dalawa. Partners in crime. Apple cake and vanilla ice cream. Ayan, after 3 hours, eto na siya. Nakikita nyo ba dyan? Nag-moist pa siya. Tapos, gagawin natin yung exciting part na yung bibilog-bilugin natin. Alam nyo yun, natatayin nyo yung sinabi ko dun about sa pagbilog-bilog last time na gumawa ko ng crinkles. Ayan, so yun na yung gagawin natin. Bibilog-bilog, natatawa tuloy ako. Bibilog-bilogin na natin siya hanggang sa mapasunod natin siya. Charot lang. Ayan, meron din ako dito powdered sugar. Tapos, meron ako ditong vegetable oil na nilagay para ilalagay ko siya dito sa kamay ko para hindi dumikit itong dough na ginawa natin. Tapos, ito, 1/2 tablespoon pala. Mag-scoop lang ako. Hindi ko siya masyadong nilalakihan yung crinkle. Gusto ko yung ano lang, yung bite size. Ito na nga, binibilog-bilog na natin siya. Depende na sa inyo kung anong size yung gusto nyo. Ako gusto ko yung bite size lang talaga siya. Tapos, ganito yung ginagawa ko. Generous yung paglagay natin ng powdered sugar. Yan. Tapos, itatransfer ko na siya dito. Diba? Ganun lang kadali. Pati yung paghahalo niya, yung first step natin kanina, hindi mo na kailangan ng kitchen machine, diba? Yung mga mixer. Pwede nga gamitin na lang yung kamay pag hinalo mo siya instead na spatula. Mag-gloves ka na lang siguro. Dito pwede ka rin mag-gloves. Pero ako, naghugas naman ako ng kamay. Todo-todo yung paghuhugas ng kamay kanina. Bago ko to bilog-bilugin. Diba? Okay yung ganito. Yan o, ganyan lang siya. Sobrang bilis lang. And yun nga, after 3 hours, nagpalit na rin ako ng damit ko. Nakapangtulog na ako kasi gabi na dito. Nakatapos na rin kami ni Bumanood ng isang movie. Nakapagsalang na din ako ng damit. Diba? So, madami kang magagawa habang hinihintay mo itong dough natin na medyo tumigas sa fridge. Diba?
Ganito lang kasimple. Tapos, maglalagay lang ulit ako ng oil para dumidikit kasi siya dito. Ayan, no, nakikita nyo ba? So, nilalagyan ko lang siya ng oil para hindi siya masyadong dumikit. Ganun lang kasimple. Tapos, paulit-ulit lang to. Paulit-ulit lang natin siyang bibilog-bilugin. Yun, tapos, okay na siya. Ilalagay na natin siya sa oven, di ba? Ganun kasimple. Katapos na siya. This is the last. Ayan, nakagawa tayo ng ilang pieces to. Oh my gosh, kulang pa ng isa. Ganun naman talaga, di ba? Kahit anong gawin mo, laging may kulang. Woo! Charot! Hugot lang. Oh my God. Kasi kulang ng isa dito, oh. Ayan, oh. May space siya. Dapat walang space. Dapat hindi ka nang hihingi ng space. Ayan. Dagdagan ko lang nga nito. Ano ba? Yan kung ano-ano na sinasabi ko. Kasi gabi na eh. Diba? Oh, nalate tayo ng baking eh. Habang nagbibilog kayo dito, pwede nyo nang i-preheat yung oven nyo ng 175 degrees. Ngayon, kung ilang minutes, ako, dahil sa maliit lang tong ginawa kong cream curls, 10 minutes lang siya, pero it's up to you. Kung medyo malaki yung gawa nyo, up to 15 minutes siguro, no? So, yun, tumutunog na yung oven. Kung pwede ko na siyang ilagay. Let's go! Hi! Nagiging mirror ko tong oven, eh. Ayan na siya, oh. Diba? Ayan yung kulang nyo. Nakikita nyo ba? Yung kulang na space doon. Punan nyo nga yung pagkukulang na yun. Charot! Ayan na siya, 10 minutes lang, tapos na siya. Ayan na siya, nagsisimula na siyang mag-crack. O, pagka ganyan, kinikilig na ako. Oh my God. Tapos naamoy ko na rin siya. Ang bango na niya. Narinig niyo ba yun? Luto na siya. Tanggalin na natin. Oy, ang ganda. Love this. Sobrang ganda niya. Oh my God. Ayan, oh. Kahit may kulang, ang ganda niya pa rin. Hello. Pero hindi muna natin siya makakain. Ako sa sobrang tako ko, lagi ako napapasok. Kasi gusto ko na talaga siyang tikman. Ganun pagkaluto, gusto ko tinitikman agad-agad. Pero ngayon, hindi muna natin siya titikman. Ayoko na ulit mapasok. Kung gusto nyong itry ito, isusulat ko yung ingredients sa description. Tapos itag nyo ko kung magustuhan nyo yung recipe na to. And thank you guys for watching!